solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Awitin po natin ang pambungad na awit. Simulan natin ang ating pagdiriwang ng banal na misa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala nating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mapagpalang araw po ng Linggo sa ating lahat at ngayong Linggo ang ikatlong Linggo ng Adbyento. Kung ating mapapansin, ang ikatlong kandila ng ating Advent wreath ay sinindihan na, tanda ng ating paglalakbay patungo sa Kapaskuhan, patungo sa ating pag-aantay sa Kapaskuhan. Ito rin ay sumisimbolo ng ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Ang kulay rosas ay sumisimbolo sa galak na sa ating pag-aantay sa ating Panginoong Hesukristo sa buhay na ito, mahalaga na tayo ay mayroong presensya ng kagalakan sa araw-araw ng ating buhay. Sa misang ito, ating isama ang lahat ng mga kahilingan na ating dinadala ngayon at ating hinihiling sa Panginoon. Yun din ang mga kapatid natin na may mga karamdaman sa pangangatawan at espiritual na nasa kani-kanilang mga tahanan at sa mga bahay paggamutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan. Sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal, pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ng mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayon'y panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya at ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Ang laki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Pinusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway, lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan.
hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niya hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila ulit. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw na ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan na pinabibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating lahat na narito sa dambana ni Padre Pio, sa aking kasamang pari si Father Omar ng Diocese ng Dait, sa mga kanyang mga seminarista, sa ating diakono, Reverend Kim Paul ng Order of Carmelites, at sa mga pilgrims na narito, mga parokyano, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang mapag-alang araw din po, Father. Isa ang ating layunin, bakit tayo narito upang sambahin ang Diyos, pasalamatan ang Panginoon, at upang maidulog sa Kanya ang ating mga kahilingan sa ating buhay. Ngayong linggong ito, mga kapatid, tayo ay nasa ikatlong linggo ng Adbiyento. At ito ay tinatawag nating Gaudete Sunday sapagkat sa pasimula ng pagdiriwang binanggit natin ang salitang
magalak lagi tayo sa Panginoon. O yung sa Latin root word nito ay Gaudete in Domino Semper. Ito ay upang mapaalalahanan tayo sa ating paghahanda na may galak sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Upang tayo ay maghanda na may galak sa muling pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya sinindihan natin ang ikatlong kulay, ang kulay rosas na kandila sa ating Advent wreath. Ito ay nagsisimbolo ng kaligayahan, sumisimbolo sa galak. At kung mapapansin ninyo, mas madalas sa ikatlong linggo ng Adbiyento, ang suot ng mga pari ay kulay rosas upang mabigyan ng malalim na kadahilanan na sa ating paghahanda, bagamat ito ay pagdating ng Panginoon, bagamat ito ay pagsisisi ng ating mga sarili, mahalaga na ang paghahandang ito ay puno ng kagalakan. Kayo ba ay nagagalak sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon? Mukhang konti ang sumagot at malungkot ang lahat. Handa ba kayo at may galak ba sa puso ninyo para sa Kapaskuhan? Yan, mas mainam na ma-express natin sa Panginoon ang kagalakan ito sa ating mga panalangin. No? Hindi lang palaging malungkot. Bagamat ang ating dinudulog ay pangangailangan, mahalaga pa rin na mayroong kagalakan ang ating panalangin. Sa ating mga pagbasa, mga kapatid, makikita natin ang tema ng kagalakan at paghihikayat. Ang mga narinig nating mga pagbasa ay naghihikayat sa ating at masasamang loob na mga Katoliko. Mga gumagawa din, mga hindi rin gumagawa ng naaayon sa salita ng Diyos, nananakit ng kapwa, sinasaktan ang sarili. Kaya hindi muna nagsalita ang pari hanggang makadaan sila ng isang pulubi. Sabi ng pari sa gumagawa ng sabon, "Ngayon po sasabihin ko sa inyo, ang inyo pong sabon ay hindi nakakagawa ng kalinisan sa katawan at damit ng pulubing iyon." Pero sumagot ng may pagmamalaki ang tagagawa ng sabon. At ang sabi niya, "Siyempre po, Padre, makakalinis lamang ang sabon kung kapag ito ay gagamitin at i-apply sa katawan at sa damit." Tugon ng pari, "Exactly. Tama po kayo. Tumatalab lamang ang salita ng Diyos kapag ito ay i-apply at isa sa buhay ng bawat isang taong mananampalatayang nakikinig sa Diyos." End of the story. This is a reminder for all of us that God's message must be applied sa ating buhay. Hindi sapat ang makinig lamang kayo sa salita ng Diyos sa misa, sa homily ng pari, pakikinig sa inyong mga katikista, o sa mga kabataan, sa pakikinig sa kanilang magulang. Mahalaga na ito ay naisa sa buhay sa araw-araw. Kaya naman sa unang pagbasa, hinikayat ni Propeta Isaías ang mga Hudyong napatapon sa Babylonia na dapat silang magalak na sila ay pabalikin sa kanilang lupang pangako sapagkat ang kanilang Panginoon, si Yahweh, ang kanilang gabay, ang kanilang nagkakaloob ng kaligtasan at ang kanilang tagapagtanggol. At sa parehong galak ay atin ding narinig sa Salmong Tugunan, nang matanggap ni Maria ang biyayang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang kanyang sabi, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas." Kung alam po ninyo yung kanta, yun na po yun. Hindi po ako kakanta.
Baka po mag-uwian kayo bago ang misa matapos. Ano po? Si San Pablo sa ikalawang pagbasa naman ay sinabihan ang mga Kristiyanong taga Tesalonika na palaging magalak bilang tagapangasiwa sa gabay ng banal na espiritu na walang bahid ng kasalanan. May kabanalan at puno ng pasasalamat sa buhay sapagkat ang muling pagdating ni Kristo ay nalalapit at siya ay tapat sa kanyang pangako na siya ay sila ay gagantimpalaan niya. Kapag pala tayo ay nagagalak sa ating mga panalangin ng punong-puno ng kabanalan, ng punong-puno ng tunay at puno ng pasasalamat sa ating buhay sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas. Kapag tayo ay patuloy na nananalangin at sumasamba at nananampalataya sa Diyos, tayo ay Kanyang gagantimpalaan. Kaya naman narinig natin sa Ebanghelyo, si San Juan Bautista ay dumating upang maging buhay na saksi na si Jesus ang liwanag ng mundo. Nais ni San Juan na ang lahat ng mga Hudyo ay magalak sapagkat ang Mesiyas na liwanag ng buong mundo na kanilang inaantay sa mahabang panahon ay dumating na, na siyang magtatanggol at magtatanggal ng kadiliman sa kasalanan mula sa mundong ito. Tayo mga kapatid ay nagagalak sa kababaang loob ni San Juan Bautista nang nasabi o sinabi niya sa mga miyembro ng Sanhedrin na tumutuligsa sa kanya na siya man ay hindi karapat-dapat kahit maging alipin ni Jesus na Mesiyas. Tayo rin ay nagagalak dahil sa sinseridad at pangako ni Juan kung saan naglaan siya ng kanyang sarili sa paghahanda sa bayan ng Diyos para sa kanyang pagdating ng matagal na inaantay nilang Mesiyas. Ano ang mensahe nito sa bawat isa sa atin na narito at sa nakikinig sa salita ng Diyos upang tuluyan nating maisabuhay ang kanyang mga sinasabi? Mga kapatid, tayo naman ay may dagdag ng mga dahilan upang magalak din sa linggong ito sapagkat tayo rin ay pinili ng Diyos na maging buhay na saksi kay Kristo. Sapagkat tayo ay binyagan, tayo ay nakatanggap ng misyon ni Kristo. Nang tayo ay binyagan, tayo ay binigyan ng Diyos ng misyon sa mundong ito. Tayo rin ay maging misyonero sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa ating kapwa, sa inyong pamilya, sa inyong pamayanang Kristiyano, at sa inyong makakasalamuha, sa inyong kapitbahay, sa trabaho. Tayo ay mga misyonaryo, tayo ay mga buhay na saksi kay Kristo, ang liwanag ng sanlibutan. Sana tayo rin ay maging reflection ng liwanag ng Diyos sa iba at hindi maging kadiliman sa ating kapwa. Makita sana natin ang kapwa o mapakita sana natin sa ating kapwa ang langit sa ating mga halimbawa at gawa at hindi ang impyerno sa ating buhay. Maging mukha sana tayo ng Diyos at hindi ng demonyo. Tulad ni San Juan Bautista, ihanda natin ang daraanan ng tunay na nagbibigay ng liwanag sa ating mundo, si Kristong darating. Kaya naman mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi dapat o hindi lang dapat napapakinggan ng ating mga tainga. Tayo rin dapat at nararapat nating isabuhay
ang kanyang mga sinasabi, ang salita ng Diyos na ating naririnig. Ang salita ng Diyos ay tumatalab lamang sa bawat puso ng tao kung ito ay kanyang pinapasok at tinanggap ng may kagalakan at isinasabuhay sa kanyang mga kilos, salita at sa kanyang mga gawa. Ang kagalingang dulot ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga karamdaman ay nakakamit kung ito ay taimtim nating pinaniniwalaan at sinasampalatayanan sa ating Panginoon. Harinawa ang ating pagdiriwang sa linggong ito, ang ating pagsisimba sa linggong ito ay mayakap natin ng tuluyan sa ating mga narinig na mga salita sa pagsasabuhay nito para sa ating sarili at sa ating kapwa na mayroong galak at punong-puno ng pananampalataya. Harinawa. Magsitayo po ang lahat. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nababanaag na natin ang katuparan ng tipanan ng Diyos at ng tao sa tanglaw ng ating pananampalataya. Hingin natin ang pagpapalang idudulot ng ating panghihintay sa pagdating ng kanyang bugtong na anak at ang ating sambitin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa pangunguna ng mga hinirang namamuno sa simbahang katolika ay magabayan nawa nila ang mga mananampalataya na maging marapat sa paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang liwanag na palalaganapin ng Mesiyas sa sanlibutan ay mabanaag nawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalang taglay ng bugtong na anak sa kanyang pagdating ay maipagkaloob nawa sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagsubok at mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan at pagmamahalan ang pumuno nawa sa mga tahanan na bumubuo sa ating parokya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating hilingin sa Panginoon ang ating mga personal na panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. O Diyos, mapagkalinga naming Ama, ang katuparan nawa ng iyong pakikipagtipan ay ganap nawa naming matamo sa panahong ito ng pagdaloy ng iyong mga pagpapala at mga biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sabagat ikaw, Diyos.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa paggaganap sa tinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Amin kami, O Diyos, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Oh,
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pindakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa mga patalastas. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang pag-alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Ika-apat, para po sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi ay sa ika-lima ng hapon. Maliban po ngayong araw ng Linggo, ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, delata at iba pa na ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. At pinapasalamatan din po natin ang mga nagsindi ng ating Advent candle, sina Mr. and Mrs. Alarcon. Sa diwa po ng kagalakan ngayong darating na Kapaskuhan, hahandugan po tayo ng mga pamaskong awitin ng mga seminarista mula sa DAET, ang Holy Trinity College Seminarians.
Atin po ngayong gagawin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Magsitayo po ang lahat. Maaari niyo pong ilabas lahat ng inyong mga religious articles sa mga nais pabasbasan ng mga rosaryohan at mga gamit sa dasalan. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama na amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santong magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas sa ating lahat, matapos ang misa nito, nais kong pasalamatan ang bawat isa sa inyo na nakilahok sa pagdiriwang ng misa na ito. Gayun din sa ating mga naglilingkod sa ating misa, sa pagpadaloy ng misa ito, maraming salamat sa inyong serbisyo. Gayun din, maraming salamat sa ating mga kapatid na seminarista, kasama na kailang pari, isa sa kanilang formators, sa kanilang paghandog sa atin ng awitin. Isang magandang pagkakataon ito upang mapakita natin na tayo bilang sambayan ng Diyos ay bahagi ng pormasyon ng bawat nagnanais pumasok sa buhay pagiging pari. Wala po kaming inaasahan bilang mga pari kung hindi ang inyong dalangin at pagsusumikap upang kami patuloy na makapaglingkod at mabigyan ng dahilan kung bakit kami narito, ang kaharian ng Diyos at ang sambayanan ng Diyos. Of course, if you want to continue to help them, just approach our father here, one of our formators in the Seminary of Daet, sa mga nais pang tumulong o may mga personal na nais tumulong sa kanila. Maraming salamat, Father. Maraming salamat sa mga seminarista po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama,
at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayat kayo, taglayin ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.